Minsan lang makita na magka-teammate si Steph at si LeBron. Ngayon, outside All-Star, magiging magkakampi sila sa Team USA. Napangiti na lang si Steph sa ginawa niyang alley-oop play para kay LeBron. Marami mga fans noon ang nanood ng game para lang makita yung LeBron at Steph tandem. Dumami tuloy sa comment section na hiniling ng iba mga fan na sana maging magka-teammate si LeBron at si Steph pati na rin sa NBA. Ang first 5 na ginamit ng Team USA versus Canada sina Steph, Booker, Embiid, LeBron at si Holiday. Parang hindi rin yan yung final na gagamitin nilang lineup. May additional pa kasing tatlong player sa Team USA dahil wala si Derek White, kakapalit pa lang niya kay Kawhi, wala din si Kevin Durant dahil merong injury. Nagkainitan agad doon si Dillon Brooks at si LeBron first quarter pa lang. Yung Team USA nagkaroon pa ng slow start. Nag-a-adjust pa yung ibang players doon at hindi pa rin naman alam yung gagamiting starting unit sa mismong Olympic game. May mga napansin nga lang doon yung mga fans at yung ibang analyst sa unang tune-up game ng Team USA. Si Joel Embiid mukhang nabaguhan kapag international tournament. Na-foul out agad third quarter pa lang. Sinabi niya kasi doon na hindi siya pwede maging physical sa game. Mas nag-trending pa siya kina Steph at kay LeBron dahil sa mga antics niyang hindi gumagana sa international level, lalo na yung foul baiting. Sinoutdown pa siya ni Dwight Powell sa game. Binigyan naman niya ng siko itong si Dwight Powell. Naka 5 points, 6 rebounds at 2 assists naman itong si Joel Embiid. Sinabi pa ng mga commentator na mas maganda yung nilaro ni Adebayo kumpara sa kanya. First timer din kasi ni Embiid na maglalaro sa FIBA Rule Tournament. Marami na mga players na iisa lang din ang komento doon dati pa na nahihirapan silang mag-adjust sa rule, lalo na yung foul. Minsan hindi gumagana talaga yung foul baiting na gusto laging gawin ni Embiid na laging nakakapunta siya sa free throws. Kahit si Tatum at si Dame dati nagulat sa mga tawagan kapag FIBA rule. Bago pa lang i-announce yung lineup ng Team USA nung April, yung mga fans nag-alala na kasama doon si Joel Embiid dahil sa kanyang flopping. Sa FIBA, merong technical na binibigay kapag nag-flop yung isang player. Diyan din kasi sinunod ng NBA yung rules nila ngayon pagdating sa flop. Napansin agad yun ng mga fans sa unang game pa lang ni Joel Embiid para sa Team USA versus Canada na sinubukan din niya mag-foul baiting at mag-flop. Ang Team Canada naman, star-studded din. Parang second team ng Team USA, mga NBA players din na nang andun. Si Jamal Murray at si SGA ang headliner para sa kanila. Biglang pinoll out pa dyan si Wiggins dahil nga nasa trade block ngayon. Kung hindi matitrade si Wiggins, hindi siya makakahabol. So hindi ko alam kung tatawagin ba itong Dream Team 3, Super Team, Revenge Team, pero si Dillon Brooks ang isa sa mga dahilan kung bakit nabuo yung lineup ngayon ng Team USA. Dahil nung tinalo nila ang USA sa nakaraang World Cup para sa bronze. Si Dillon Brooks noon 39 points, 5 assists, 4 rebounds, 7 3-point shot at clutch play niya pa. Record para kay Brooks sa medal game sa World Cup pagdating sa points. Yun din ang first medal na nakuha ng Canada sa kamay pa ng USA. Dahil after ng pagkatalo ng Team USA sa Canada sa World Cup, kasabay rin nito yung komento sa World Champion. Nakalimutan ko yung pangalan na nagsabi nun. Lyles ata yung last name nun. Sinabi din ni Brooks na masusubok talaga yung team nila against Team USA dahil gusto nila manalo ng gold medal. Kaso ang tatapatan nila sa Group A, Australia, Greece at Spain. Yung dalawa dyan, batak pa pag mga Olympic game at international tournament.